Isang mapagpalayang araw po ulit, no? Sa ika-anim na bahagi ngayon sa pagtatalakay natin, sa patuloy na pagtalakay natin sa customer service, ay punta naman po tayo, no? Sa interaction with our customer. Dito po, no? Sa interaction, mahalaga po yung ating mga sasabihin, no? What to say. Ibig sabihin dito, no? Knowledge and information. Di ba? Tandaan po natin, pag tayo po ay nasa customer service industry, especially sa mga malls, no? Retail services, bank services, pag meron pong tinanong ang ating mga customer, no? So, mahalaga po na alam natin yung mga karampatang knowledge, karampatang kaalaman, no? Impormasyon na pwede nating maibigay sa kanila. Kung minsan po, pag may customer complaint, no? Kung minsan kaya hindi po nagkakaroon ng pagkakaintindihan. Kasi po minsan medyo kapos tayo doon sa impormasyon na kailangan nating maiprovide sa kanila. No? Tandaan po natin, especially po sa security, no? Yung ating mga mahal na security personnel, eh it's a no-no po sa atin, no? Na sumagot po tayo ng hindi ko alam. No-no po yan sa security, no? Tandaan po natin, bilang security personnel, as much as possible, no? Dapat meron tayong may alam tayo, no? Doon sa mga bagay na posibleng itanong sa atin. 'Di ba? We must have a grasp, no, of all things, no? Relative to our job, 'di ba? Relative to the procedures of the company na pinagdudutihan po natin. Okay? How to say, manner of saying. Paano ba tayo nakikipag-usap, 'di ba, sa mga tao, sa customer, 'di ba? So malakas ba yung boses natin, no? And when to say. So dito, proper timing. 'Di ba? Mahalaga rin sa interaction natin, may tatlong bagay po, no? Doon sa pag sinabi nating verbal, no? So dapat right choice of words. 'Di ba? We must be professional at all times. No? Vocal, tone, pitch, speed, and of course, pronunciation. So dapat pag tayo nakikipag-usap, malinaw po ang ating mga sinasabi. So dapat meron tayo ritong mga pag-aralan din natin, no, yung mga intonation na 'yan, no. So makakatulong 'yan to please, no, our customer, lalo na kung 'yan ay nagko-complain. Dun sa proper timing na sinasabi natin kanina, kung yung customer medyo mainit ang ulo at dire-diretso ng pagsasalita, eh hindi po natin dapat 'yan i-interrupt, no. Hayaan lang po natin sila. 'Di ba? Pag sinabing proper timing, no, huminto siya, of course medyo napagod sa pagsasalita, that's the time na kumuha tayo ng pamamaraan, ng tempo, no, para siya ay kausapin ng malumanay, no. Visual, ano ibig sabihin niyan? Facial expression, gestures, posture, and grooming, of course, no. Pag tayo ay humarap sa customer, dapat po ay presentable po tayo, di ba? Sabi nga, no? First impressions, last, di ba? May commercial na ganyan, no? First impressions, last, di ba? So, kung presentable tayo, nang humarap tayo sa customer, magalang, may respeto, may kurtesiya, no? Siguro naman, kahit anong init ng ulo ng customer nakakausapin mo, ng tao nakakausapin mo, ay magdudulot ito ng kahinahunan sa inyong dialogo. Okay po? So, of course, sa gesture natin, no? Smile, open posture, di ba? So, pag sinabing open posture, hindi po nakaganon habang nakikipag-usap. So, naka-simple lang po, no? Katayo ka. So, parang pagtanda ng malugod mo siyang tinatanggap o ina-entertain. Forward lean. Ano yung forward lean, no? Nakaano ka sa kanya? Nakalapit ka sa kanya. Medyo naka
tungo yung ulo mo sa kanya. Bakit po? That is a symbol that you are what? Interested, no? Interesado ka doon sa kanyang tinuturan o sinasabi sa iyo, no? Tone must be pleasant and accommodating. Hindi yung para kang nananaboy. So dapat accommodating. Diba? Ma'am, good afternoon po. Ano pong maipaglilingkod namin sa iyo? Diba? So laging may offering, no? Accommodating. So nag-o-offer ka lagi ng serbisyo sa kanya. Eye contact, no? Nakaranas na po ba kayo na kausap niyo yung tao pero hindi po sa inyo nakatingin? Di ba nakakawala po ng interest? Di po ba? So, minsan may kausap kayo, ay, opo ma'am, opo. Sige po ma'am, paayos po namin yan. Opo ma'am, matatapos po ngayong araw, di ba? Medyo parang ang niloloko. Pero kung nakatingin sa iyo habang kinakausap ka, interesado, di ba? So, ikaw bilang tao, bilang nagko-complain, makukuha niya yung makikita mo na tiwala siya. Diba? Yun yung bilang customer service provider at naharap sa ganyang sitwasyon. So, tandaan po natin to. No? So, di ba, mayroon ang kasabihan nung araw, pagka raw hindi makatingin ng diretso ang tao, yun daw po ay sinungaling. Di ba? So, ibig sabihin, eye contact, napakahalaga nito para po mapanghawakan ng customer yung ating sinasabi. And of course, nod. No? So, simple nod, no? Means appreciation. 'Di ba? Tinatanggap mo yung sinasabi ng customer, no? Nakinig ka sa kanya at kasabay noon dahil tumango ka, nag-nod ka sa kanya, eh kasabay noon ay pag-aksyon, no? Sa kanyang problema. Okay po? So, of course, kasama rin sa mga interaction, no? Mga common spills, di ba? Greetings. Okay? So, marinig mo sa mall, good morning ma'am, good morning sir. Di ba? Magandang buhay, masayang araw. Di ba? So, yan yung mga narinig natin. Greetings. Di ba? So, yan yung mga opening phrases. Closing phrases, simple, no? Thank you. Di ba? You're welcome. Di ba? Come again, sir. Sa mga mall, narinig natin yan, di ba? Have a nice day. Okay? So, yan yung mga dapat nating tandaan. Di ba? So, sa ano ng customer. Okay po? So, kung minsan, naharap tayo sa mga problema, no? Pero, hindi po hadlang na hindi natin i-greet yung mga customer na yan. Hindi po dapat ganun. Minsan, may mga customer na hyper. Di ba? So, siyempre, hindi natin alam yung pinagdadaanan eh. So, ng mga tao na yan, no? So, pumunta dyan, medyo pagdaan niya, nadulas ng kaunti, pero hindi naman grabe, no? Or meron siyang nasanggi, diba? Kung minsan, umuputok na agad, no? Or merong, ayun nga, merong nagawa, merong nangyari sa kanya, hindi maganda yung naging experience, diba? So, nagko-complain. Minsan, ang dating, hyper agad, no? So, medyo hindi maganda, sumisigaw. So, tayo po bilang customer service provider, no? Hindi po dahilan yon na kung magalit yung customer, eh, babastusin po natin sila. No? So, meron nga tayong biruan. Meron nga kaming biruan, no? Nung araw, at hanggang ngayon naman, no? Dahil tayo po ay naging security personnel din sa isang sikat at kilalang mall dito sa ating bansa, no? So, ang sabi nga, meron lang daw 2 ultimate rules ng customer service, no? Number 1 rule, customer is always right. Okay? That's the number 1 rule. Number 2, when customer is wrong, go back to rule number 1. Customer is always right. Okay po? So, muli, sana po nakatulong po tayo sa ating mga security personnel. Tayo po ay nasa ilalim pa rin po ng pandemya. Bagamat unti-unting nagbubukas ang ating ekonomiya, mag-ingat po tayo, no? At
Sundin po natin yung minimum health protocol na itinatadhana ng ating gobyerno. At stay safe, be alert, and be aware.